Kilala si Coach Yeng Giao na matibay, stricto at matapang kahit itanong nyo pa kina Poy Eram, Chris Ross at Jervy Cruz. Bagito mang sumampa sa PBA ay malaking bagay nga ang ibinibigay na tough defense at deadly offense ng kilalang The Hitman at Alaminos Assassin para lahat ng bumanga ay talagang giba. Gaano nga ba katinde ang dalawang ito at paano nagsimula at natapos ang kanilang pagsasama? Sa PBL pa lang ay magkakampi na sina Lordy Togade at Junty Valenzuela matapos maglaro sa kupunan ng batang Red Bull. Nang sumampa namang PBA ang Red Bull taong 2000 ay kasama sina Kirby Raimundo, Jim Weltorion, Mick Penisi at Davon Harp ay kabilang nga sina Togade at Valenzuela sa mga binitbit ng kupunan bilang kanilang mga direct hires. Sa pamumuno ng matapang at no-nonsense head coach na si Yeng Giao, ay talaga namang mabilis na nakilala ang batang Red Bull Thunder. Talentado, physical at palaban ay unti-unti nangang pinapatunayan ng Red Bull na kaya nitong makipagsabayan sa mga matitinding kupunan sa PBA. Meron ng mga katulad ni na Jim Weltorion, Willie Miller, Kirby Raimundo at Davon Harp ay hindi naman pwedeng hindi mapansin ang important contributions ni Junty Valenzuela at Lordy Togade. Deadly 3-point shooter, marunong pumoste at may makating depensa ay isa talaga noon sa mga sinandalan ni Coach Yeng si The Hitman, Junty Valenzuela. Scrappy, hardworking, fighter at creative sa loob ng playing court ay sinabi nga ni Coach Yeng na ito ang mga dahilan bakit talagang effective ang isang Junty Valenzuela sa sistema ni CYG. Mentally at physically tough ay malaking bagay nga si The Hitman para sa tatlong kampiyonatong nakuha ng Red Bull sa PBA. Sa kabilang banda ay dahil naman sa pagkakaroon ng matinding offensive firepower at matulis na 3-point shooting ay talaga namang tinek ng mga kalabang PBA teams noon si Alaminos Assassin. Minsan ang nakipagsabayan sa PBA MVP na si James Shapp ay napakahirap nga noong makontain na isang Lordy Togade dahil deadly na sa 3-point area ay napakarami pang galaw sa loob ng shaded lane. Patunay nga sa pagiging isang deadly at premier 3-point shooter ni Lordy ay minsan na itong nag-average ng 56% 3-point shooting dahilan para maging league-leading 3-point shooter si Alaminos Assassin noong 2006 Philippine Cup. Naputol naman ang tila pang gigiba at magandang samahan ni Lordy at Junty matapos ngang matrade si Togade papuntang San Miguel noong 2006. Katulad ni Mark ay tahimik man ay napakaingay naman ng mga 3-point shots ni Lordy para sa San Miguel. Pero dahil sa injuries ay tinapos na nga din ito ang kanyang PBA career sa kupunan ng Powerade taong 2012. Sa buong PBA stint nga ng pride ng mga taga Pangasinan ay tinanghal itong 2-time PBA All-Star, Mythical First Team Member, Finals MVP at 5-time PBA champion. Ang bata naman ng Cebu na si Junty Valenzuela ay nakitagay sa barangay taong 2008 at dahil nga sa angking husay at tibay sa loob ng playing court ay mabilis itong minahal ng maraming Hinebra fans. Dahil naman sa tumamang career-ending injury sa kanyang tuhod ay gusto pa man sanang maglaro ay napilitan ng magretiro si Valenzuela taong 2010. Tila na paagaman ang pag-goodbye sa PBA ay tinanghal naman itong 2-time PBA All-Star, All-Defensive Team Member at 4-time PBA Champion. Kaya pa sana, pero kinil-joy na mga injuries ay dahil nga sa impact na naiwan ni The Hitman at Alaminos Assassin ay hanggang ngayon marami pa ding nakakaalala at humahanga sa palabang bataan noon ni Coach Yeng Giao. Ikaw ka-Dribble, ano ang pinaka-naalala mo kina Junty Valenzuela at Lordy Togade? At isa ka din ba sa mga bumileb sa matinding basketball skills ni na Alaminos Assassin at The Hitman? Nagawa na natin ng basketball story si Junty Valenzuela at top 10 Red Bull players. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below.